bakal sepaku. Gampang damain yang usia aja sih, Cahay. Gampang damain yang usia. Mama mamahalin, mga isda ko. Tapos umidala kong pana at ang ulam na pag uwi. Si Lolo Pedro ang pinakamahusay na maninisid ng Isla Verde noon. Pero hindi na ngayon. Malakas ang alon nang maglayag kami patungong Isla Verde. Pero kung anong sungit ng alon sa ibabaw, ganun naman kaganda ang paraiso sa ilalim. Ang Verde Island Passage sa pagitan ng Batangas at Mindoro ang isa sa pinakamayamang bahagi ng karagatan sa buong mundo. Tandang-tanda ni Lolo Pedro, kontento na raw noon sa paisa-isang isda ang mga taga-isla. Kukunin lang kung ano ang kailangan sa kada araw. Pero dekada 70, dumating sa isla ang ilang negosyante. Tinuruan ng mga tao na pumasok sa isang negosyo na babago sa kanilang mundo. Sino po nagturo sa inyo mag-compressor? Ay, yung taga Palatagal. Mamuli din lang kami, ganun. Bumaya din. Oo. Dahil sila ang namimili ng isda dati eh. Sila nagluluwas. Ah, sila nagluluwas. Yung mga bata-bata, yung mga aquarium. Mabilis kumilos at lubhang maliliit ang mga isdang nilalagay sa aquarium. Kailangan magbabad ng matagal sa ilalim para mahuli ang mga isda ng buhay at walang sugat. Yung una pa nga, Ikwan, ang gamit ng tao dito, Ikwan, yung sodium pa. Lason, yung una. Lason? Sinusumpit. Yung una. Nabubuhay. Pag napalitan ng mga tubig, nabubuhay sila. Bakit? Ano nangyayari sa isda? Natutulog yung isda eh. Humihinga pero tulog. Yung ano lang, yung mabagal ang kilos. Ang tinutukoy ni Lolo Pedro ay isang uri ng kemikal na kung tawagin sodium cyanide. Nahihilo ang mga isda kapag nalagyan ng cyanide ang tubig, kaya madali itong hulihin. Pero pinapatay naman ito ang corals sa paligid. Kaya noong 1994, ipinagbawal ang paggamit ng cyanide. Si Lolo Pedro ang isa sa mga unang maninisid ng Isla Verde. Isang simpleng mangingisda na walang ibang hangad kundi ang maipagtapos ang paborito niyang anak na si Boy Ten. Bakit Boy Ten ang pangalan niya? Eh, paano nga yan eh? Bantay ako ng bantay pag-aanak eh. Lalaki, babae ng babae. Hmm. Sabi ko yun, nung inanak eh, Boy Ten ang papangalan ko, madami. Sa pangalan ay madami na.
Nakasampu. Pero nung lumalaki po si Boytin, ano pong pangarap niyo para sa kanya? Hali, papaakal ini. Huwag ako nang hanap buhay na maayos. Ipinagbawal man ng cyanide, hindi natigil ang negosyo ng aquarium fishing. Gamit ang lambat, mas mahirap nang manghuli ng isda ngayon. Kailangan nilang magbabad sa ilalim at mas malalim, mas peligroso. Matagal na akong scuba diver. Ang unang itinuturo sa lahat ng maninisid, iwasan ang bigla ang paglalim para hindi mabasag ang eardrums at iwasan ang bigla ang pag-ahon para hindi mapuno ng hangin ang iyong katawan na posibleng magdulot ng pagkaparalisa. Ay, sobrang lalim ng aking isip. Mga 100 meters. Kulang pa ngayon sa kulyong mas eh. Nakasisid ko. Ba't ang lalim ng sinisid niyo? Ay doon, ano yun? Mamahalin yung hinuhuli doon. Ano? Pag mas malalim po, mas mahal yung isda. Hinabol ko ng hinabol yun. Nandisigasa nga ako. Naubos ang laman ng tangking hangin. Bago ako'y biglang umalsa na. Kasi ubus na. Masama pala yung ganyan, ubus na eh. Kita ko lang po na yung aking pumagulang at ina at saka yung magkausap. Eh. Binubuhat po na ina. Nabit na, yun, alam na pong ganun na nga na siya. Ngimay po yung katawan. Inaano po? Ngimay. Anong ngimay? Inangimay po ang katawan niya kalahati. Wala na, na 1 taon pong nakahiga. Naalagaan. Kung aking mga kapatid, namasukan na. Sa mga tiyahin, hindi na nakatapos. Oo. Sa pagbubuhay din po sa amin. Oo. Ikaw? Hindi po kayo nang isadana. Labing 2 taong gulang lamang si Boyten nang maparalisa ang kanyang ama. Napilitan siyang tumigil sa pag-aaral at makipagsapalaran sa karagatan. Ang kapalaran na pinagsisikapang iwasan ni Lolo Pedro ay sasapitin din pala ng kanyang uniko iho. Diyan po muna nagmula sa mababa, walang kompresor. Mm-mm. Matagal po ako bago natutok pa dyan. Mm-mm. Ako po 12 years. Gano'n po yung kutawagin po dyan ay naglulungoy dyan sa tabing dagat. Anong ginagawa ninyo dyan sa tabing dagat? Nanguhuli din po ng pangwara yun. Ordinary lang po na maluwa. Yun po, nainip na po ako na sa ganyan lang, kababa. Mm-mm. Ay gusto kong kumita din ng malaki-laki. Mm-mm. Nag-aaral na po akong mag-compressor. Sa loob ng 30 taon, ganito nagsisimula ang araw ni Boyten. Sa ilalim, 6 isda sa dagat ang maninisid. Kagat-kagat ang isang mahabang hose, ito ang tanging nag-uugnay sa kanya sa mundo sa ibabaw. Mahigit 50 talampakan ang kanyang sinisid. Kabisado na niya kung saan nagtatago ang mga isda.
Palilibutan niya ito ng lambat at saka siya papasok sa loob para bugawin ang mga isda. Susubukan niyang hulihin ang mga ito gamit ang kamay o di kaya'y lambat. Delikado ang ganitong estilo ng panghuhuli. Dahil sa akyat baba sa tubig, may panganib ng decompression sickness tulad ng nangyari kay Lolo Pedro. Noong nakaraang taon, naaksidente sa dagat si Boyten. Sandaling naparalisa ang kanyang katawan. 12 hours din po. Bago po namalayan ko, nung bababa po ako dyan, hindi po may galawa ang mga katawan. Hindi pa siya lubusang magaling sa ngayon, pero kailangan ng kumita, kaya tuloy siya sa pagsisid. Batid ni Boyten na peligroso ang kanyang trabaho. Pero wala raw siyang balak tumigil, alang-alang sa anak. Ano pong pangarap niyo sa anak ninyo? Gagapang na lang po ng pag-aaral. Kasi makatapos mo. At anong matapos, may gapang. Para? Para po siya ay magkaroon ng trabaho, hindi tulad ng ganito. Managis na. Ang pangarap ni Boyten para sa anak ay minsan ding pinangarap ni Lolo Pedro para sa kanya. Ang makatakas sa mundo ng paninisid. Pero sa isang lugar kung saan nakakulong sa utang at kahirapan ng mga tao, maagang namumulat ang mga bata sa pakikipagsapalaran. If this is our theta, then ibig sabihin itong 1 na ito, ito yung ating opposite. Sa unang tingin, iisipin mong karaniwang estudyante sa high school si Jimuel. Masipag at palakaibigan. Pero tuwing Sabado at Linggo, kapag tapos na ang klase, hanap buhay ang inaatupag ng binata. Kasama ang kanyang mga kaibigang si BJ at Jairo, nang huhuli sila ng mga isda na maaari nilang ibenta sa mga bumibili ng aquarium fish. Si Jimuel ay apo ni Lolo Pedro. Sino nagturo sa iyo sumisid? Tatay ko po. Tatay mo. Bakit daw? Dahil para daw po makatulong ko din sa mga gustusin ano. Mga gustusin po sa pambahon po pati pag kami papasok. Magkano ba kinikita ninyo sa pagkuha ng mga isda at saka mga biya? Ano po, mga sandal. Ano yung pinaghahatian yung mga bata? Mano-mano ang paghuhuli nila ng isda. Isa-isang itinataob ang bato at huhulihin sa kamay o sa lambat ang nagtatagong isda. Dahil mababaw lang ang tubig, hindi kailangan gumamit ng compressor. Pero dahil din mababaw lang ang tubig, pangkaraniwan lang ang mga isda. At mura ang bili dito ng mga negosyante. Ah.
Marble po. Marble? Magkano yung ganito? Tres po. Ang isa, 3 piso. Abo. Tapos, ito. At ay, wow, ang laki nito ah. Ano naman to? Siyempre, tig-sanan po po yan. Ha? Tig-sanan po po. Wow, tig-san po to? Habang nagbalot ng isda ang mga bata, dinala naman ni Boyten ang mga nahuli niyang isda sa isang biyahero. Klase ng isda na ito, medyo may pagka-sensitive sila. Hindi po pwedeng ibiyahe mo na lang ng basta-basta kasi kapag binyahe mo sila, kasi stress yung isda. So usually, ang ginagawa nila, iniipon lang muna nila sa plastic, tapos pinapatibay nila for mga 1 week para masanay siya doon sa loob ng kanyang plastic bago nila ibabiyahe papunta na rin. Walang pagkain yan? Wala, ma'am. Ito lang ang kanyang pagkain. Ang alin? Oxygen lang nga po, ma'am. Yung hangin niya. Yun lang. Ito, Oriole. Ano to? Oriole. Oriole. Oriole Angel. Oriole Angel. Opo. Magkano yung ganito? Pagka po, ma'am, yung tama sa size, ay okay. Ano po siya, 20 pesos. Wow, ang mahal ito ah. Opo. 20 pesos. Kaso nga lang po ma'am yan, maliit pa. Oh. 5 piso lang. Ah, 5 piso lang. Isa lang ang ibig sabihin nito. Kailangan pang hintayin ni Boyten kung mabubuhay ba sa lupa ang mga nahuli niyang isda bago siya mapabayaran. Piling-pili ang uri ng mga isdang kinukuha ng mga negosyante. Mula piso, pwedeng pumalo hanggang 100 piso ang kada isda, depende sa laki, kulay at itsura. Ang mga pangkaraniwan ng itsura, hindi na binibili. Ito yung mga isda na hindi na raw nila mabibenta kasi hindi naman ito kinukuha ng mga exporter. So ibabalik na lang sa dagat. Opo. Mababa pong klase lang sa mga parot, ang bilhin lamang po dito na 2 piso. 2 piso ang 1 piraso? Ah. Ano po yung mamahalin na klase ng isda? Ang mamahalin lamang po dito ay katulad po nito. Maanlaki ano? Sweet lips po. Oriental sweet lips. Oo, magkano yung ganyan? 20 pesos po ang bintahan dito. 20 pesos ang bintahan. Pag po na binibili dito ma'am, yung presyo po dito halos kalahati dahil may mga gastos pa po kami dyan. Halimbawa po, 20 dito, sa Manila po mga 40. 40 na? Apo, kailangan po hatian para po may... So, bibili nyo dito sa mga mangingisda ng 20, pero pagdating doon sa Manila, bibili nila ng 40? Mga 40 na po, dahil may mga gastos pa po kami naman dyan. Yung transportation. Linggo-linggo ang biyahe ng isda patungong Maynila. Si Joey Arcipe ay dati ring maninisid. Siya na ngayon ang middleman. Nang oras na para sumahin ang nakuhang isda ni Boyten, umasa kaming maganda ang bunga ng isang araw na pagsisid. 2 African. 1 Oriole. 3 Hilaras. 3 Domino. Tatlong yellow rice. 2 kline. 2 ano? Kline, oh. Butterfly. Tapos, ilan pa? Ano pa? 6 na 2 stripe. $255. 255 pesos. Maliit na halaga,
na posible pang mabawasan kapag hindi nabuhay ang mga isda sa lupa. Makalipas ang isang linggo, inihanda na para ibiyahe ang mga isdang nahuli ni Boyten at ng iba pang mangingisda. Halos lumubog ang bangka sa bigat ng mga kargang isda. Makalipas ang mahigit isang oras, ibinagsak ang mga isda sa Kuta Duluhan sa Batangas. Dito, may naghihintay ng jeep kung saan ikakarga ang sako-sakong isda. Kung hindi mo batid na may buhay na nilalang sa loob ng mga plastik, iisipin mong pagkaraniwang kargamento lang ang mga ito. Inihahagis at basta na lang ibinabalibag. So yung aquarium trade ay multi-million dollar industry all around the globe. So usually naman yung mga fishes na to, hindi ito yung mas commercially kinakain natin. Pero may impact pa rin sila kasi lahat ng mga isdang to merong role sa environment. Ayon sa mga marine science researcher, hindi naman endangered ang mga aquarium fish. Hypothetically, pwedeng maubos kung walang tigil yung panghuhuli ng isda, kung aaraw-arawin, kung sobrang dami ng huhulihin. Pero marami rin kasi nagsasabi na yung mga aquarium fish, mga reef fish, mabilis silang magparami. Kaya natutumbasan naman yung nawawala mula sa dagat, napapalitan naman siya eventually. Kailangan magkapiktur. Pero lubhang nakapanlulumong panoorin ang mga isdang ikinukulong. Ibinabiyahe at pinagkakakitaan. Inabot ng halos 3 oras ang biyahe patungong Muntinlupa. Makailang ulit din kasing nagluko ang makina ng jeep kung saan nakakarga ang mga isda. Ay, ano po nangyari dito? Ay, naulan na lang. Ano ba na tubig? Ano ba? Sirado ang jeep.
Sa tagal at tagtag ng biyahe, kung minsan may mga isdang hindi na umaabot sa kanilang destinasyon. Ang mga ito ay ine-export pa pala patungong Europa at Estados Unidos. Inakala namin na ito na ang huling destinasyon ng mga isda. Pero hindi pa pala. Mula Muntinlupa, ibabagsak naman ang mga natirang isda sa Paranaque. Ang mga isda na barya-barya lang ang halaga, tutubuan ng mga reseller at papalo ng ilang daang piso ang kada piraso. Pero silang mga nagpakahirap sumisid at nalagay sa panganib, kakarumpot lang ang kinikita. Mahigit anim na dekada ng bahagi ng buhay ng mga taga Isla Verde ang aquarium fishing. Isang industriya na milyon-milyong piso ang halaga, pero tila wala namang malaking ambag sa kabuhayan ng mga mangingisda. Kung ano ang kalagayan ng mga maninisid noon, ganun pa rin hanggang ngayon. Hindi lang si Lolo Pedro ang nag-iisang paralisado sa Isla Verde. Marami nang nauna pa sa kanya. Buti nga ito, hindi namatay ako. Madami nga dahil pa na ipatay, ina yung kakaganito. Yung kahanggang ko may tatlo, namatay. Puro binata ini. Pero gaano man karami ang napahamak, hindi namamatay ang peligrosong hanap buhay. Marami pa rin ang nagbabakasakali, naghahanap ng swerte sa ilalim ng karagatan. Nakakulong sa utang at kahirapan. Tuwing hapon, dito matatagpuan si Lolo Pedro. Nakaharap sa dagat, sinasariwa ang nakaraan, nang hihinayang. Pag nakikita niyo po yung dagat, ano pong naiisip ninyo? Hindi, naiisip ko nga. Magkagagani ako. Subukan lalim niya yun ang aking tinasinisid. Kung sa mababala, hindi ako magkababalda. Ang aking sarili. Bakit niyo po sinisisi ang sarili ninyo? Ayaw nga, napabayaan ko mga anak ko kaya.
mga asawa ko eh. Namatay na sa hirap din. Sa isang banda, ang isda at mangingisda ay nasa parehong sitwasyon. Pareho silang nakakulong, parehong biktima ng pagsasamantala ng ilan, parehong biktima ng kapalaran. Si Jimwell, Boyten at Lolo Pedro. Tatlong henerasyong hinubog ng peligro. Patuloy na umaasang, balang araw, makakatakas din sila sa kapalarang kinagisnan. Una daw po ako tumulong sa kanila dapat kung mas taasan ko na po yung pangarap ko. Sana nga si Lolo Pedro na ang huling maninisid na parurusahan ng kapalaran. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Thank you.